itong conflict between the two, Revelia and the David. Ano po? Kasi ang napabalitaan namin, there was this parang contest, electoral protest as against the incumbent. Ano po ba talaga ang parang history po? Okay po. After election po, meron po talagang protest, no? Dalawang beses po yan, nag-protest. Dinismiss ni Judge Cruz. Tapos nag-claim pala isa, dinismiss po ni Judge Cruz. Mid of July, may binuksan po ulit na isang judge na galing sa Benguet, si Judge Luwagan. After po noon, nagkaroon ng recount. Sa recount na yan, sa mga recount po na yan, binilang po out of yung 15 voting precincts po. Yung 15 po na yon, 86% noon ay double shading. For example, isang presinto, 160 ang nakuha ni Mayor Dors. Nung binasa ulit, dalawa na lang ang boto niya, 158 double shaded. Hindi po ba kayo magtataka? Ganun po halos lahat. 86% po nag-double shade. So, pagkatapos nung nakakuha si Mayor sa COMELEC ng TRO for 60 days. So, pag sinabing TRO, hindi po dapat galawin. Di ho, wala mo na decision, wala mo na lahat. Nangyari, What was the order of the judge when there was a temporary restraining order? May temporary restraining. Sustained ba siya or? Yes po, of course naman. Hindi pa naman natatapos eh. After the TRO, I think it's 60 or 30 days TRO. After po the TRO, meron 20 working days para mag-claim pa si Mayor Dors. Yun po, after nun yun, na-serve na yung writ of execution. Ang problem, people is serving of writ of execution. Noong October 8, nag-desisyon ng Sanlunggunyang Panlalawigan ng preventive suspension kay Mayor. So ako yung acting. Ako ang acting mayor ngayon. So nung siniserve, hindi ko tinanggap dahil hindi ko pangalan. Bakit hindi serve? At saka hindi naman po siyang mayor ngayon, ako ang acting, hindi ko sinerve. So, pinost nila dyan sa gate. So sa amin, okay lang yun. Nagkausap kami ng mga police and everything. So akala naman namin, lalaking kausap yung dating hepe. So medyo nagkampante kami. 2:30 in the morning of Wednesday, niransak yung pinto dyan sa likod. Ang mga kasamang nag-ransak dyan, mga polis, kasama ni Hebe at yung deputy niya. Kaya nakuha ang first floor at saka third floor. Yung time na yun, pinatay na nila ang kuryente namin sa second floor. So, kaya nga po, andyan sila ngayon, andito kami. Kaya nagra-rally mga tao. Actually noon, konti lang ang tao eh. Pero ngayon talagang dumadami. Dahil hindi matanggap ng mga tao yung nangyari sa amin. Kaya nga po nagra-rally kami. Humihingi po ng permanent injunction si Mayor sa COMELEC na hanggang ngayon hindi pa naaksyonan. Hindi ko po alam, sa dami ninyong mga media, sa newspapers, sa TV, lumabas na po kami sa national eh. Hanggang ngayon po nababayaan po nilang nahihirapan ng mga tao. 6 days na po kami nagra-rally. 6 days nang natutulog ang mga tao dyan. 6 days na po, 24 hours ang mga tao dyan. Wala pong nangyayari sa amin. Sinabi naman po namin, hindi kami bababa hanggat hindi namin makuha yung hustisya. Yung totoo lamang. Ewan ko kung gaano ka lakas ang mga bakil ni Romel at nadidelay. Iyan ang ayan nga pong question namin ngayon. So what would be your legal basis ngayon na
you should act as vice mayor kasi hindi the two conflicting parties yung si Mayor Revilla saka si David hindi pa sila of course announced. Ang LGU is under DILG, wala pa pong directive ang DILG na umalis ako. Kausap ni Mayor, hindi ko na nakalimutan ko ang apelido nitong undersecretary at sinabi niya status ko kay Mayor. Eh, hindi naman siya mayo, di ako pa din. Kaya pinangahawakan ko na ako pa rin ang acting mayor ngayon dahil status ko. Dahil maniniwala ako sa DILG dahil yan ang boss namin. Dapat nakipag-coordinate sila o ang sila Romel, dapat meron din silang dalan sa galing sa DILG na sinasabi na magbakit ako. Kaya nga po, hanggang ngayon, kuno-question namin yan. Na ngayon po, at renta, bukas undas, hindi nagsweldo ang mga tao dahil dyan. Ganyan po pahirap ang ginagawa nila sa amin. Huwag na po yung mga leaders dito. Yung mga ewan ko kung sino mga backers po. Sinabi niyo kanina na two times na deny yung ni Mayor. And then there comes another judge who pin a decision with regard to this problem. Sa tingin niyo ba fair at saka legal ang decision niya? Effective ba? Hindi ko tinanggap yung temporary restraining. Hindi ko inanirin ito execution eh. Dahil hindi ako naniniwala sa judgment ni Judge Luwagan. Dahil po ako naniniwala ako, binakit ko na ito eh. Hindi ako naniniwala sa kanyang decision. Kaya hindi ko ibabakit ito. Dahil lahat naman ng tao dyan hindi naniniwala sa ginawaan judgment dahil lang po sa double shading. Sayang lang din ang PICOS machine, sana hindi na kami nag-PICOS machine. Napakalaki na binabayad natin sa PICOS machine para lang na ang hirap pag pinasok mo dyan konting dumi, lalabas yung balota mo eh. Bakit sa more than 4,000, hindi lumabas, dire-diretso. Kaya po kahit ang mga teachers nagko-complain. Walang ganyan nung eleksyon. Kaya nangyari po yan after eleksyon. At yan naman po ang aming kiniklaim ngayon. Ang tagal-tagal po, 6 na araw na kami dito. Ano na po ang latest? Sinasabi po nila na pinag-aaralan na po nila sa COMELEC. So naghihintay po kami. Ang problema, wala namang pasok ang COMELEC. So wala pa din po. So sabi ko nga, ang mga tao, nagtiis ng 6 na araw, magtitiis pa daw ng ilang araw o kahit na buwan para lamang po yung hostisya makuha na. Kami naman po dito, hindi pa po ako lumabas dito sa compound eh. Dito lang ako, naghihintay. Hindi ko naman po ibibigay ang office sa kanila. Ang kinuha nila yung opisina ko, hindi po ito. Kaya, Vice, may duda na kung gano'n nga nagkaroon ng double shading at hindi naman tinatanggap ng PICOS machine yan. Sa Makatwid, within the circle of the vicinity of the municipal hall, there's something connivance and transacting of the ransacking the storehouse of the ballot boxes. Siguro po kuya, siguro. Pero hindi po kasi nalata. Alam niyo naman ngayon eh, madali lang din naman bumili ng susi o whatsoever. So siguro, kasi doon sa pinaglagyan na bodega, hindi lang naman PICOS machine ang andon. Halos yun na ang ginawa namin bodega. Siguro. Yun lang din naman po eh. Malaki naman kasi ang tiwala ni Mayor sa mga tao niya and everything. Hindi po namin alam kung paano nangyari. Pero iniimbestigan na po namin kahit paano may mga nakukuha na kami impormasyon na hindi naman namin pwede kinabas. Vice, how true that yung decision po ni Judge, it was made in Benguet? Yes po. Yes po. Makikita po niyo sa judgment niya sa Benguet po yun. At naka-date yun, nasa TRO pa. Isinerve lang after the TRO. Pero na-date yun, nandun pala nasa TRO pa po. Nung at yung date nun, nandun pa po siya sa 60 days or 30 days ng TRO. Inilabas lang yun after the TRO. Wala na akong boses, sorry. Do you think Vice mayroon bang legal effect yun since it was na... Of course naman ho. Hindi ba, pag sinabi mo, temporary restraining order, ibig sabihin wala kang gagalawin, wala kang kikilusin, wala lahat.
pero nakikilos nila eh. So there's something behind. Of course. Maybe. There's something behind a big politician or whatsoever regarding this anomalous happening in this Christmas. Sobra, sobrang lakas. Na even the national, hirap na hirap. Silang kumilos, puro nagdito. So what would be your, ano, yung panawagan sa mga tao? Ang sa leaders, sa any branches of the government? Lahat po, tinawagan na namin si President, si Pinoy. Lahat po, tinawagan na namin, walang nangyari. Masyadong bingi yata lahat. So in your opinion, Vice, ano ang possible remedy para ito ay matapos? Bilisan lang po yung pag-review ng COMELEC doon sa petition ni Mayor. At saka pakialaman na ni Pinoy. Kung ang decision naman ng COMELEC is adverse sa inyong iniisip, magigibway po kayo? Magigibway po kami. Pero tandaan po ninyo na magigibway kami, hindi lang naman po kami tinamaan. Mas tinamaan sila dahil PICOS machine ang pinagmamalaki nila na 99.99%. Sa boto ni Mayor, 86% mali. Nakakahiya na po tayo. Masyado na pong what is the corruption ng government natin. Pati po yung mga malalaking mga tao na hindi mo talaga kayang banggain kahit tama ka na, kahit sumisigaw na lahat ng tao. Pagka may isang taong nasa likod, i-delay lang nila. Iyan na po ang Pilipinas. Nakakahiya na tayo. Wala na pong kwenta ang Pilipinas. Wala na rin pong kwenta ang mga politiko natin. Ano bang ibig sabihin ng mga sitwasyon dito ngayon sa Paniki? Tarlaka, ito ba'y political crisis? Of course, Monopolisyon? When you say monopoly, ayan naman po yung magkakasama sila ng mga kamag-anak and everything. Kung monopoly po, panalo na si Mayor dahil kamag-anak naman po niya mga ano eh. Kamag-anak niya ang congressman, kamag-anak niya ang presidente. Po eh, hindi monopoly yan. Hindi ko niya. Hindi monopoly. Masyado lang po mabigat ang mga naninira kay Mayor na kaya po nilang paikutin ang mundo na kahit na po ang kaisipan ng ating mga, ng ating COMELEC, kahit na ang presidente natin, tumatahimik. Pero sinasabi niya na... Huwag mong payagang lupuhin ka ng kapwa mo. Itawag kay Bernard Galitis kapag may alam kang mali sa lugar mo. At magkasama tayo, Exposito. Panoorin ang live issues at expose sa www.youtube.com/IlocanoObserver.